Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Ang PBA balik na sa Biyernes. Nabuwebe na manuha ng Meralco Bolts kontra NLEX Road Warriors. Nasusundan ng Magnolia Hotshots versus TNT Tropang Giga. Ang Meralco at NLEX ay magkasunod sa standing, habang ang Magnolia at TNT ay taas at baba ang distansya. Pero ang Tropang Giga na panglima sa huli ay ready nang bumawi. Dahil mas loaded sila ngayon, balik na sa court sila Kib Montalvo at Troy Rosario. Pero ang return of the comeback ng TNT ngayong Governor's Cup ay di biro, lalo na ang kanilang mga key players na maaaring maisama sa Gilas. Bawal malamog at ma-injured. Pero good luck dahil apat na halos magkakasunod ang kanilang laro. Kasama ang second import na medyo mahaba na rin ang pahinga at ngayon full-time na. Pero di lang Tropang Giga ang nakapangalawang dayuhan na. Dahil ang SMB, Northport, Blackwater at Phoenix ay kumuha na rin ang responde nila. Ang Beermen ay may lumang bagong import na si Orlando Johnson na unang nagpasikat sa Barangay Ginebra noong 2015 Governor's Cup. Ang Super LPG ay medyo alanganin kay Paul Harris dahil isa natamon itong hamstring injury, kaya kumuha ang Phoenix ng backup. Ang 6'6 na si Donald Tangqua, 3-time NCAA champion at former finals MVP ng Red Lions. Ang Blackwater Bossing ay kumuha ng bagong imported na pabango na si Sean Glover, habang ang Batang Pier na inalat kay Cameron Forte ay susubok sa ex-NBA player na si Jamel Artis. Pero di lang imports ang mga nagbago sa pagpapatuloy ng komperensya, may mga local players din na nagsilipat at meron ding lumayas na. Ang Terra Firma ay nakombohan ng dalawa, buti na lang at si Andreas Cahilig ay napapirma nila. 2 years ang bagong kontrata, sapat na panahon para mapahinog pa. Pero sana naman ang jeep ay umayos na, nang mabigyan naman ng hustisya ang player na gaya niya, na sa inyo'y nagtitiwala. Ang Magnolia Hotshots ay may bago rin na si Adrian Wong. 2-year contract ang sinelyuhan nito galing free agency after ng hiwalayan with Rain or Shine, na may bago din from Ateneo na si Mike Nieto. Dagdag kulit ito si Wong para sa kamanukan, masipag dumipensa at may kasipagan din tumira. Kaya kailangan niyang pataasin ang porsyento ng shooting niya. Ang Alaska Aces ay medyo nakabawi sa dalawang manlalarong umalis sa kanila. Dahil bukod kay Brian Faundo, ay napatintahan na nila si Alin Bulanadi na may fresh na kakayahan. Edad 24 na pinaniniwala ang maraming galaw sa opensa at may husay din sa depensa. Naway ang tira nito sa labas ay makatulong na maiangat ang 16.1% sa 3 ng Alaska. Ang Batang Pier ay tamang kuha ngayon ng players dahil di pa rin napirma sa kanila sila Robert Bolick, Greg Slaughter at Nico Elorde. Kaya pika-pika muna sila ng gaya nila Roy Sumang, Alvin Abundo at rookie free agent Chris Dumapi hanggang sa matapos ang Governor's Cup. Ang Blackwater ay kamalas-malas talaga dahil sa losing streak nila. Pero teka, baka ngayon ay laki na sila dahil napapirma na nila si Ray Suerte ng kontrata. Ayon kay Ray, may kumausap din sa kanya from Gilig pero di rin umabot sa official na offer ng contract. Kaya ngayon ang talento niya ay ilalapag na sa koponang nag-drop sa kanya. Gaano ka kaya katagal sa kanila? Ang Barangay Ginebra ay nagdagdag pa ng isang bago bukod kay Pinto. Bakit? Si Mauricio dumaan sa Blackwater at NLEX hanggang mapadpad sa 3x3 ng barangay. Pero ngayon ang pagkakataong maglimahan ay sa kanya'y ibinigay. Naway si Siyonga ay maglabas ng husay at sa Ginebra ay magdagdag buhay. Huwag ka na sana sumpungin ng Rayuma. Este, back pain pala. Para naman maipakita mong ikaw ay may husay at asim pa. Galingan mo na para sa iyong pangalawang tsansa. Sana lang magamit ka. Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli. I love rock and roll.